nag-comment na po ako, entry level, marami po akong nakita na gusto kong baguhin. And then, I told my boss that I don't think, hindi ko po, tingin ko hindi tama to. And then, she told me, wala daw kami magagawa dahil that is policy. Diba? And then, I emailed our director and I asked for a meeting. And I told him, how can I be you? Hello, welcome, 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 welcome. First day of the third month of the year. Welcome to Peaceabilities here in CBRC Dub TV. I'm your host, Arman Benko of Colaico Foundation and KSK SMP Co-op. For tonight's episode, I came across a YouTube video from a YouTube channel named as our episode title tonight. Invested lifestyle. Ha? Kung I will share, ha? Pakita ko sa inyo yung nakita kong YouTube channel. Ayan, lumalabas na ba? Ayan, Invested Lifestyle. I watched almost all the videos in this YouTube channel. And tonight, our guest is the lady behind it all, Miss Elaine Angeli Linga. Let's bring our upcoming YouTube sensation, next viral star. Let's welcome to our viral stage, Miss Elaine Angeli Linga. Elaine? Hi. Hi. Elaine, thank you very much for coming into our program. Miss Elaine? Yes. Totoo yung sinabi ko, ha? Alam mo naman, Miss Kina, dalawang dekada na akong nag-financial literacy. Ikaw, nasabi mo rin sa akin yan nung bago tayo nagprograma. I am also a student of financial literacy. Investments, proper financial planning. Yung isang YouTube video mo, investment apps. Lahat yan, tuloy-tuloy. Sa'yo ko nakita yun eh. Marami akong, halos lahat. Ang dami lang kasi, piti yung mga biyahe-biyahe mo. Aaminin ko, hindi ko pa ini-stock 'yon, ha. Hindi ko pa tinitingnan yung mga personal na you allow us naman to view, no. Lahat ng tungkol sa financial literacy, tungkol sa investments, tungkol sa scams, I find your videos, your materials, and most especially complimenting, if not the highlight of it, is ikaw mismo, Elaine. Natuwa ako nung nakita ko, aba, hindi ko kasing edad to kasi 32 na ako eh. 32 na ako the past 20 years. Sabi ko, natutuwa ako ito, batang-bata, but very much discussing a serious topic na in the language and in the form and manner na talagang ikaw. Kaya natuwa ako sa'yo. Elaine, pakilala ka naman sa audience natin dito sa Peaceabilities, sa CBRC.tv, pagyayabang ko, ha? 600,000 followers kami rito. Sa Facebook pa lang, ha? Sa Facebook pa lang. Sino ba si Elaine Linga? Tama ba pagka-pronounce ko? Linga? Linga? Linga. Linga. Sige. Sino ba si Elaine Linga? Dati ka bang universe? Dati ka bang nagtatrabaho sa gobyerno? Dati ka bang nanalo sa Little Miss Philippines? Kaya ang bibo-bibo mo? I don't know if you remember yung magazine na Saranggola. Saranggola, okay. Magazine. We have it in school. So I was there when I was 10. Wow, like, okay. Versatile buddies. Yung mga upcoming students daw sa Pilipinas. Oh. So, bata ka talaga, may exposure na.
Yeah, but and I had like the best professors though. When I was in college, I graduated from San Beda po. San Beda po ako grumaduate. Animo. And yung favorite professor ko is parang apelyido niya yata, sir. Nanay ng mga anak ko. Yeah, so hindi alam ng mga audience yan na sobrang ano po, no sir, sobrang coincidence. Yes. You didn't know that your I did not. Yeah, your wife was my professor. Yes, yeah. Yes. You know, I was watching your ano, sabi ka, sino ba yan paulit-ulit? Kasama ko apo ko, kasama ko yung apo ko, nanonood yung apo ko ng ewan ko Barney. Ako naman panood ng panood sa iyo. Sabi niya, sino ba yan? Ang ingay-ingay. Sounds familiar, sabi nung lola. Yeah. Ako yung lolo, no? So, sabi ko, ito pinakita. Sabi niya, estudyante ko yan. Kaya kita minessage kagad. Yung time na yun. Pero, yung day na minessage kita, mga 2 linggo na kita pinapanood. Wow. Laging yun ang pinapanood ko, yung sayo. So, obviously, Filipina ka, nag-aral, pinanganak, lumaki ka sa Pilipinas. Tama ba? Lumaki ako sa Pilipinas, opo. Yes. Tapos, yeah. Nagtrabaho ka ba sa Pilipinas? Yeah. No, actually, no, first job ko po sa Macau. Because, ang goal ko po kasi talaga is makapag-travel when I was 20. In my 20s, right? So, inisip ko, hindi naman po kami ganun kayaman. What can I do, right? So, yeah. I had like a life hack. So, I was like, I want to travel for free. So, yes. Ano po, nag-try ako sa Macau first. I got my experience there. And then, nag-try po ako sa barko. Usually, ang kinukuha po nila is yung mga 5-year experience na mga, kailangan nila 5 years experience, ganyan. Pero, I just took a chance. I went there. And then they got me. So for 2 years, nagtrabaho po ako sa barko. And then, I was able to travel for free. Yeah. Very good. So and, seafarer ka pala, seafarer. OFW po ako. Hello OFW, sa mga OFW. Alam ko marami na. Yes. And then, na-meet ko po yung asawa ko. And then, we moved here sa U.S. Ano siya? Yes. Pinanganak din siya sa Pilipinas, pero lumaki siya sa Amerika. Okay. And kailan kayo nag-stay, nag-migrate sa Amerika? Bale, ano po ako, fiancé, visa, so kasi sundalo siya. So ako po yung nagpunta. Ano rin siya, Navy, so pareho po kami ng background na barko. Yeah, so nagpunta po kaming LA. Nagpunta akong LA and then umalis siya sa military to follow his dreams. He wanted to be a photographer. Pero at that time, pareho po kaming unemployed dahil nga umalis siya and then ako kakarating ko lang. Yeah. So we had to start from the bottom. Anong taon to? Anong gaano katagal to nung 2013? 2013, so mga 8 years na kayo dyan sa Amerika. Opo. Okay. Pero dito sa Pilipinas, taga saan ng mga, anong maiden name mo? Married name mo ba yung lingga? Opo. Cajipe. Anong maiden? Cajipe. C-A-J-I-P-E. C-A-J-I-P-E. Yes. Taga saan yung mga Cajipe? Where are your roots from? So, I think taga Laguna. Pero kasi sa Manila lang nakatira. So, sa Sampaloc, Manila. Elaine, can I use the episode title for tonight, Invested Lifestyle? At yan na rin ang first keyword natin. Ano ba yung Invested Lifestyle? Yung YouTube channel na yan. Ano yan? Bakit mo yan inumpisahan? Tambay ka lang ba dyan? Wala kang ginagawa kaya ginawa mo yung YouTube channel na yan. Or gusto mo magkapera, marami nagkakapera sa YouTube. Tell us everything, how, what, and how Invested Lifestyle YouTube channel started. Yeah. So, katulad po ng sabi nyo before, ano na talaga ako, masyado akong opinionated.
So, nung nakapasok po, kasi nung nag-start kami sa bottom ng asawa ko, diba? Ano talaga, for the first year, tatlo po yung trabaho ko at hindi ako namili ng trabaho. Wow. As in, opo, as in, mababa pa ako sa waiter. Yung tawag ng food server. And then, nagtrabaho po ako sa Philippine Airlines at sa parang balikbayang box. So, talagang todo kayod. And then, sinuwerte po ako at nakapasok ako sa gobyerno. Sa Amerika? Opo, sa Amerika. So, nung nasa government na po ako, entry level, marami po akong nakita na gusto kong baguhin. And then, I told my boss that I don't think, tingin ko hindi tama to. And then, she told me, wala daw kami magagawa dahil that is policy. Diba? And then, I emailed our director and I asked for a meeting. And I told him, how can I be you? Eto, seryoso po. Talaga, how can I be you? Ngayon, kapag ang successful people po, tinanong mo, hindi kanya pagtatawanan, seryosohin kanya kasi alam niya. Yes. Yes. And then, singit ko lang, Linga, sa dami ng, sa tagal ko na, medyo may edad na tayo, ang dami ng mga ako na interview, nag-a-apply ng trabaho. Opo. Minsan ko lang narinig yan doon sa ini-interview ko. She turned out to be the best employee I ever employed, ever got. Sabi ko, anong ambisyon mo sa buhay? Sabi nga, I've been following you, sir. I want to take your seat. Sabi sa akin ganun. Sa utak ko, you're hired. Sa utak ko, ha, you're hired. And I hired her. And she became my best employee. She's also in the States now. Anyways, so sinabihan mo, how can I be in your position? Yes. And he gave me pointers. At sinabi nga niya na you have to learn how to learn. So, very good. Yeah, learn how to learn. Kasi kailangan maging self-sufficient ka, self-starter. Yun nga po. Tapos sinunod ko naman yun. And then, first, I got my master's. And they gave me a scholarship. So, lahat po, ang maganda po sa government is, kapag gusto mo pong mag-aral, bibigyan ka nila ng opportunities. And then, ano rin po ako, I'm relentless. So, kapag sinabihan po ako ng hindi, halimbawa po may mga training at sasabihin nila, oh, it's only for higher level management, di ba? I will write a letter and I will tell them why I should take that training. So, ganyan po, kailangan talaga aggressive because the worst thing they can say is no for me. So, yeah. And in my master's then we had like may competition po na ang title is how can you make the vulnerable community financially self-sufficient in times of crisis. Right? Yun yung shinare mo sa akin. Shinare ko sa inyo. And then I wrote with my partner, we wrote a paper ng mga ideas ko po. Ideas ko na to nung bata pa ako na nandito sa Pilipinas, lagi kami binabaha sa Espanya, ganyan. kung ano yung mga dapat gawin. And then, gusto ko lang naman talagang i-share yung ideas. Hindi ko inakalang mananalo kami. We won 50,000 pesos po doon. 50,000 pesos. And then we beat UCLA, USC. Wow, Opo, public school lang po kasi ako nun. Pero for the first time nga na beat namin sila. Yun. And then yung work ko po kasi ngayon is a financial analyst accountant. So ako po yung humahawak ng grants, 100 million worth of grants. Opo. So, chinecheck ko po doon kung may mga error. Kaya yung mata ko po talaga ano sa BS. Talagang diretso. Kung may mali, kasi kung may mali po, ako ang mananagot, di ba? Kung may mali. So, kaya marami po kaming natutulungan na kasi ang
ang department ko po is yung mga walang trabaho, lalong-lalong na ngayong pandemic. Tinitraining po namin sila, nire-retraining para makahanap sila ng panibagong trabaho. For free yun. Para pong TESDA. Na may, yes. Opo, parang TESDA ng Pilipinas. And then po, parang naisip ko, buti pa sila. Parang iniisip kong ganun. Sana yung mga kababayan ko din. Parang, parang, opo, sabi ko, kasi sa Amerika, tinutulungan sila. So sabi ko, meron na po akong YouTube noon na noong 2016, pero hindi ko naman po siniseryoso. Gusto ko lang i-share yung mga experience ko, ganyan. So masaya na ako sa ganun. Pero nung naisip ko po yun, sabi ko, pwede tong YouTube na to na maging medium para makatulong ako kahit papano. Baka may makinig sa akin, di ba? At marami na by the thousands na every time nag lalabas ka ng bago mong YouTube din, no? Opo, pero dahil tinulungan din po ako ni Doc Adam, shout out niya ako. Yeah. Pero before po din noon, iniisip ko kahit na 200 lang yung nanonood or 300, I give my best. Iniisip ko, million yung nanonood sa akin. And then, I think na parang kasi parang regalo po yun na galing sa akin na binibigay ko sa tao. Kaya talagang passionate. Nakikita niyo naman, passionate po ako. At tawa ko dahil hindi na lang siya yung dinadaldal ko, di ba? yes.